isa lang dito na significant na lumabas itong pangalan ni Congressman Banal ay yung kung paano ito mag-fit in dun sa story ng small lady. Kasi kung anonymous small lady yon na first time ibinigay sa ating mga kongresista na involved dito, para nakapagtaka na kung isang congressman din pala yung lumalapit dati sa bangko na dala na itong dokumento na to bago pa dumating si small lady. So, hindi natin alam paano nag-fit in to, kung kasama ba ito sa prosecution or siya ba kasama ni small lady. Yun yung mga malalaman siguro natin. Is there a simple explanation from your client why he withdrew or closed down 3 accounts on the eve of the filing of the impeachment case? Salamat po sa tanong yan. Ano? Ganito po yung paliwanag niyan. Yan po, sinasabi nila yung December 12, sa araw na nagkaroon ng impeachment proceedings. Tandaan niyo po na noon pa man, a couple of weeks ago, ay namarkahan namin ang cheque na para sa Basa Gidote na involving an expropriation of 34 million. Ano po, anong ibig sabihin namin dito? Kaya po yan ay pinuprotektahan yan dahil po sa Basa Gidote po iyon. At we have to be very candid with you. Siguro kailangan na namin sabihin ngayon kasi maglalaro ang isip nyo. Kasi po ito ay, although kumpanya nila ay may involve po ito na, siyempre among family, meron po yung kaso. So you will have to protect that because at some point in time, everything will have to be accounted for. Ibig sabihin po, lahat ng perang yan ay susuriin. Ito po aking haka-haka lang because hindi po ako yung nag-withdraw noon ano, pero ang tingin ko dahil nga yun ang information na pag-aralan namin ito, ang dahilan dito was considering the situation, ang isipin ng tao, o baka nga personal niya yan. Di po ba? Baka po personal, yun lang. At that was the intention, there was protektahan yun dahil inaamin naman sa Basa Gidote iyon . Ang liliwanagin lang po natin, tandaan nyo po mag-asawa at merong property ang asawa. Okay? So, yan ho naman hindi namin tinatanggi kaya sinasabi na namin ngayon . Kasi pag sinabi pa namin na sa darating na panahon, katulad ng aming nasabi, ay paliliwanag. Kaya po sinabi na namin, to be very candid with you. Yan ang nalalaman namin bilang abogado, yan po ang pinagtapat sa amin, kaya yan ang sinasabi namin sa inyo. With all honesty. Okay. Sir, paglilinaw lang, so anong connection ng 34 million na cheque ng Basa Gidote dito sa 5 bank accounts na nabanggit kanina? Ang, yun nga . Itong paliwanag dito, kung siguro matototal ninyo yan . In fact, nagtataka nga ako na bakit may mga ilan sa mga kasama natin sa media na alam na ito bago pa itinanong. Na meron ng, I was really surprised kasi nakakakuha ko ng katanungan kanina na hindi pa nauupo. So, sabi ko, bakit alam na nila? Although alam naman natin na may mga information na na-upload sa social media bago pa naman naupo ito. Ang sinasabi ko lang naman, nandiyan naman yung impormasyon . Baka magkamali ako sa pagkukompute, ano po? Tingnan nyo po ang pagkukompute niyan at kung nagsusuma doon. Ngayon pa, isa pa hong sinasabi ko, kayo naman ay may kaalaman sa bangko. Hindi sa pinangungunahan ko kayo, hindi rin ho nagmamarunong ako . May paraan naman kayo para i-check po lahat yung sinasabi namin. Hindi po ba pag nagbukas ka ng time deposit, nagbukas ako, for example, X amount. Pag sinara ko po yan, after a certain period, pwede ko po ilipat yan sa ibang account. Tama po ba ibang numero na yon? Pwede. Pwede po ang isang halagang pera lang, amount X ko, sa kada end, pag binuksan ko po ng binuksan, pwede. Pwede rin po na pagsamasamahin ko po yan, yung mga iba-iba kong pong account. Kaya po lagi naming sinasabi, sa tamang panahon, pag kami na magpipresenta, paliliwanag po namin yan. So you're saying the 34 million ng Basa Gidote and all of these amounts are the same thing? Ang sinasabi namin ay meron niyang bahagi at relasyon. Yung detalye niyan ay pakikita namin pag kami na ay nagpresenta. Kasi so, these are details of our case na ayaw namin naman talakayin dito. Kaya lang kami na obliga na magbigay sa iyo ng konting window o magpakita sa inyo kasi alam ko na hindi ninyo tatanggapin na sasabihin lang sa tamang panahon ay paliliwanag namin ito. Kaya po namin binibigay, hindi kami nagpipresenta ng ebidensya, binibigay lang namin ang facts as it is. Ito po yon. So, para maging tapat naman kami. Yung pag-compute po nito ay hindi ko po magagawa ngayon. Dahil po, marami pong account yan . Ang sinasabi ko kasi, baka mamaya yung isang account, ni-rollover pala sa kabila. Hindi ko po, speculation ko lang to, no? Para ho makita ninyo, ilalatag naman namin yan pag nagpresenta ho kami ng ebidensya. Sir, anong date po ulit nung cheque, nung Basa Gidote? Parang 2000,
2001 ho. 2001. Oh, 2001 yun. Pati yung sinasabi ho ni Tranquil, ebidensya na ho yan. No? So, lahat ho ng karamihan ho sa kasagutan sa mga tanong natin, lahat, o tanong nyo po, nandun na po, nakasumiti na sa korte. So itong mga accounts na ito, matagal na hong ipinaliwanag sa inyo ni Chief Justice at alam nyo ho na yung perang ito ay lumalabas na mula doon sa Basa Gidote. Kasi 2001 pa yung Basa Gidote, 2009, 2007. Meron po kaming katulad niyan, alam nyo, we're part of a team, ano? 12 kami, meron pong assigned yan. At yung taong pinagpaliwanagan yan ay pinaliwanag rin po sa amin. Siyempre, we keep this facts. Kaya lang sa sitwasyon po ngayon, sa kalagayan ngayon, dahil nga nakita nyo na ng mga figure na ito, ay kailangan magbigay kami ng kahit kaunting paliwanag para maintindihan nyo kung bakit. But when our time comes, didetalihin po namin yan. Sir, last question. Pero hindi ho kasi nakapangalan kasi kay Chief Justice. So, syempre, ang assumption, kanya yung pera. Siguro mahirap muna mag-comment ngayon, no? Kasi this goes into the merits nung kaso at saka sa ebidensya na ilalabas. Pero siguro yung isa lang na pwede nyo ito take into account, yung asawa ni Chief Justice Corona, si Mrs. Corona, ay halos sole owner. Naging sole owner ng Basa Gidote. Meron pa mga ongoing na kaso tungkol dito. Kaya mahirap pag-usapan sa ngayon. Pero ito yung mga bagay na kasama pag naglalatag na ng ebidensya ang defense. Sir, yung kung lumapatunayan nga po na illegal yung pagkakakuha nitong mga dokumento na ginagamit maging doon sa peso account, magkakaroon ho ba kayo ng motion na huwag tanggapin sa korte itong ebidensyang ito? Pag-aaralan po namin yan, pero ang aking kaalaman, ano, dahil po ang source ay questionable at lalo pa nakikita nating unti-unting na-unfold sa mga panahon ngayon, ay dapat po yan ay excluded. Although makikita ninyo, babalikan nila yung kaso ng former president natin na si President Joseph Estrada, no, Ejercito, the Ejercito case, na sinasabi nila na wala naman daw binabangkit doon na exclusionary rule. Pero po tatandaan nyo, ang kaso pong iyon na hindi impeachment case, that is a plunder case with bribery case. So ito, this is a case of first impression yung hinaharap po natin. So hindi pwede nilang sabihin na halintulad po ito sa Ejercito case. Yes. So where is this 36.2 million now? Are they still in checks or were they deposited in a financial institution? I think ang katanungan niyo po, ano? Ang katanungan is where is the check now, no? The sum total. Yung siguro are po they kept in cash, were they in a bank vault or yan po yung mga bagay na detalye na we are not in I don't want to put you on the spot, but 36 million is a fairly large amount to just keep it under your pillow. So nasaan ngayon itong 36 million? Naintindihan po namin yan, pero tatapating ko rin naman po kayo na wala akong kasagutan. Kumakausap ko po siya at sa ilang araw at baka po pwede kitang bigyan ng paliwanag. Opo. Thank you. Opo. Salamat po. Kay Karen Lang, you were interviewed earlier reacting to the president's latest attacks on the Chief Justice. Can you just repeat what you said? You said like the president was already prejudging the case. Yes. Of course, sa amin naman, we respect yung views ni President Aquino, no? Bilang Pangulo, meron din siya, entitled din siya sa kanyang opinion. Pero siguro ang hinihiling lang namin, dahil nagsasalita siya sa publiko, ay sana huwag na muna siyang maghusga na sasabihin niya sa publiko kasi nga meron pang paglilitis dito sa loob ng impeachment court at naniniwala kami sa proseso ng impeachment, naniniwala kami na ang senator, judges at ang impeachment court ay magiging matapat at makatarungan at impartial sa kanilang magiging desisyon dito. Kaya sana huwag natin pangunahan yung magiging proseso at muna tayo maghusga doon sa akusado na si Chief Justice Corona bago pa matapos ang paglilitis. Okay. Kung may karagdagan ako, Mike,
doon sa tanong mo, no? Kasi natanong rin ako kaninang hapon yan. Ganito ko sinagot yan kasi. Sabi namin, ang sinabi ko, everyone is entitled to his opinion in this country. Ang ating presidente ay may sariling opinion, okay, observation ng mga nangyayari. The Chief Justice himself, in the last 2 days, gave his personal, nagbigay siya ng personal niyang obserbasyon ng lahat ng nangyayari. Ang bawat isa po sa atin, kahit kayo, ay may kanya-kanya kayong observation. Yan po naman ay hindi pinagbabawal. Ang sinasabi lang po natin na tingnan natin yung proseso, na-highlight po kasi yung mga ano na ito, ang mga, kasi po sila'y public officers, kaya sila'y na-highlight. Very important ang observations nila eh. Pero po at the end of the day, titingnan natin na